isa pong pagpalang umaga sa bawat isa po sa atin at binabati ko po ng bawat isa ang mga tatay, daddy, papa, mga lolo, mga tito, at sa lahat po ng pinsan ninyo na mayroong asawa, may anak. Happy, happy Father's Day po. And even sa mga nanay na tumayo po bilang isang tatay, Happy Father's Day. At sa panganay na anak o isang anak na tumayo bilang isang breadwinner o tatay, Happy Father's Day po sa bawat isa. Ganon din po sa spiritual father namin, si Pastor Art, Happy Father's Day po sa aking tatay na pinakamabait sa lahat, Tatay Rennie, Happy Father's Day. At sa lahat ng kakilala ko po, Happy Father's Day po sa inyo. Sa inyo pong asawa, sa inyo pong magulang, sa inyong tatay, sa inyo pong kapatid, Happy, Happy Father's Day. Sa lahat ng pastors, Happy, Happy Father's Day. And today, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos bago tayo mag-pray. Ito po ay morning devotion po natin. At the same time, evening prayer every Sunday po, no? Na tayo po ay maaga na pong magla-live at tayo po ay mag-aaral ng mensahe ng Panginoon. Hello po kay Sister Jeberly Santos. Hello po sa'yo. Kindly share this live video. And tayo pong lahat ay manalangin. Magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umaga po ito. Father's Day po ngayon. Patuloy po naming tinataas sa iyo, Panginoon, ang buhay ng mga tatay, ang bawat sa pusa amin, ang bawat pagulang, kabataan, at mga bata, Panginoon. Sa oras po na ito, kami po ay dumudulog sa iyo, humihingi ng karunungan sa mensahe po na aming pong marinig for this day about Father, and dalangin ko po na ang bawat isa, Panginoon, ay mas lalo pang i-treasure ang bawat mga tatay kung gaano po sila naging pagpapala po sa amin. Salamat po muli, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isang manonood at manonood pa hanggang mamayang gabi at sa isang araw. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hello po, Ma'am Shelly and kay Ma'am Chloe, Rain Chloe po. Salamat po sa pagbati po ninyo. God bless you po. God bless you po. Sige po, ngayon to, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. No? Ito po ay sa Kawikaan 27. Kawikaan 27, Proverbs 27. Sabi po rito, kung ang isang amay na mamuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siyang sinusundan. The godly walk with integrity, blessed are their children who follow them. I want this verse, the book of Proverbs, that full of wisdom and full of principle. What is father? Ito po. Ano po ang ibig sabihin ng tatay? From Glory's Encyclopedia, father is venerable person, meaning worthy of profound respect, respectable. No, sa Webster Dictionary po, it says deserving the respect and love of a father. So para po sa akin, ang tatay ay isa pong respectable person. A man of integrity and credibility, no? Respetadong tatay o respetadong ama at isa pong punong-puno ng integridad at credibility sa kanya pong karakter. And in other words, what can we learn from father who lives in righteousness? Let's look in the Proverbs chapter 4 verse 4 to 6. Tayo po ay punta muna po tayo sa verse 1. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sa inyong unawa kung laging diringgin siya. Sa verse 2, pagkatiyak na mabuti itong sinasabi, kaya huwag na di mo papansinin, huwag ilalayo sa paglimi. Going back to our main point, isummarize po natin ang importansya ng lesson po sa chapter 4, which is answer to our question. Number one, ituro niya ang tamang aral na nagbibigay buhay. Ituro niya ang tamang aral na nagbibigay buhay, which is the Word of God. And sa Proverbs 4:4-6, a father wants us to take his words to our hearts, follow his commands, and live a full life. The father's lesson in wisdom. Don't forget your father's wisdom. Verse 6, don't turn your back on wisdom, for she will protect you.
Love her for she will guide you. Ano po ba ang tamang aral? Ang tamang aral ay ang salita ng Diyos. Therefore, it is expected for a father to teach his children the word of God. Sa mga tatay na nanonood po ngayon o sa mga nanay na nanonood po, no, ituro po natin ang salita ng Diyos sa inyo pong anak, mga anak, no, sa inyo pong pamilya, sapagkat ito ang pinaka na best na ituro sa kanila. Huwag tayong papayag na sila ay matalino lang sa mga asignatura o sa subjects na meron po sila o sa mga courses na meron po sila. Dapat mas talino sila patungkol sa salita ng Diyos. Turuan po natin sila, mga tatay, mga magulang, ituro po natin po ito. Pangalawa, ito itinuturo ng mabuting ama ang pagtuklas ng kaalaman. Proverbs 4:7-9, ang pagganap ng kaalaman, kahit gaano ito kamahal, ang pagbibigay ng kahalagahan dito, sapagkat ito ang magtataas sa iyong katayuan. Maihalin tulad ito sa pagpapahalaga natin sa edukasyon. Hindi natin kailangan palagpasin ang mga pagkakataon. Ang kaalaman ay magbibigay sa atin ng kadakilaan. Wisdom will make you great. Verse 8 says, bibigyan kang kanya ng karangalan kapag siya ang isinakbat. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam at putong ng pagluluwalhati sa buong katauhan. No? Ang karunungan ay isa pong magandang bagay po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sa pagtuturo ng isang tatay, ng magulang, o ng kapatid sa kanyang mga kapatid, no, kailangan po natin ituro po ito na sila po ay hindi lang maging marunong, hindi lang punong-puno ng kaalaman, kundi sila po ay marunong sa buhay. Sabi nga, be wise as a person, be wise as a father, be wise as a mother, be wise as a parents, no, be wise as a children, no, and be wise as a children of God. Pangatlo, itinuturo ng mabuting ama ang kahalagahan ng pakikinig, no. Mahalaga po yung tayo po ay merong listening ear, no, and talagang puso na nakikinig po. Proverbs 4:10-13, napakahalaga sa atin bilang mga anak ang tanggapin ang payo ng ating ama. May pangakong kalaki pang sinasabi ng verse 10, lalawig ang ating buhay. Verse 11, ang mabuting ama ay pumapatnubay sa daan ng kaalaman, kaya napakahalaga na bukas ang ating pandinig. Kaya naman ang payo natin sa mga ama, kumuha at magdagdag ng kaalaman mula sa salita ng Diyos, magpa-disciple sa mga pastors, mga pinuno ng simbahan. Kaya naman ang mga leader dapat magdagdag ng kaalaman. Sa paanong paraan? We must listen very carefully doon sa mentor, pastors, and discipler na meron ho tayo. O sa mga man of God, no, na kakilala po natin, makinig po tayo. Katulad po nito, makinig tayo ng mensahe ng ating pong Panginoon. Good morning kay Sharon Julian. No? Happy Father's Day. Happy Father's Day din. Okay, makinig po ng mabuti. No? Have a listening ear. And then pang-apat, ituro ng mabuting ama ang paglayo sa pagdaan ng kasamaan. Proverbs 4:14-17. Ayaw natin na ang ating mga anak ay tumulad sa buhay ng isang masama. Verse 15 has a very strong message. Kasama ay iwasan mo na huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikdan at tuntunin ng tamang daan. No, turuan po natin ang ating mga anak o ang ating anak sa tabang landas, no? Ilayo po natin sila sa mga kasamaan, no? At tayo po bilang isang tatay ay maging role model po nito. At turuan po natin sila kung paano po yung tamang disiplina sa pananalita, sa pag-iisip at sa paggawa ng isang bagay. Nang sa kanilang paglaki ay hindi na nila makalimutan ang mga aral tungkol sa Panginoon, ang mga aral sa mga salita ng Diyos, no? Ituro po natin kung paano po yung tamang bagay na dapat gawin, no, upang ang ating buong pamilya, hindi lang yung mga anak, maging ang asawa, ay magkakaroon po, no, ng magandang asal o magandang pag-uugali. Verse 5, point number 5, tinuturo ng mabuting ama ang pagtahak sa matuwid na daan. Ang pakikinig at pagsunod sa mga aral ng Diyos ay pagtahak sa matuwid na daan. Kailangang itanim natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos, karunungan ito, at ang payo, maging payo ng ating ama, no? So verse 23 says, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Napakalaga na makita ng mga ama
ang sobrang halaga nila sa loob ng tahanan sapagkat sila ang influence ng anak. You have the leadership that need to be guided to be able to impart to your children. No, mahalaga po yung role ng isang tatay, no, ang padre ti pamilya, ang haligi ng tahanan, kaya dapat maging matibay ang pundasyon po nito, no? At ang dapat ang pundasyon po ng isang tahanan, ng isang pamilya, ng isang ama ay ang walang iba kundi ang ating pong Diyos. So, number 6 point, ang ama ay nagtuturo ng tamang kaisipan sa kanyang anak, no? Right mindset, right perspective. Proverbs 4:23, kailangang ipakita ng ama ang pagsasanay sa tamang kaisipan sa kanilang mga anak upang ito ay kanilang gayahin. Dapat ang isang tatay mayroong vision, mayroong pangarap, may plano sa buhay, no? May tamang diskarte do sa pag-iisip kung paano tamang mag-isip, no? Positibong mag-isip sa kanyang buhay na mayroong pananampalataya sa Panginoon. Amen, no? Dapat ang kaisipan ay punong-puno ng karunungan at punong-puno ng salita ng Diyos, and it will flow in our mouth, no? Kung ano ang laman ng dibdib, siyang bukang bibig po natin, no? At dapat puro salita ng Diyos, puro words of wisdom, words of God ang lalabas sa ating mga bibig at kaisipan upang patuloy po na magiging maganda ang buhay o ang takbo ng buhay ng ating pong pamilya. Kaya saludo tayo sa mga tatay na patuloy po na nagbibigay po, no, ng isang magandang pangarap sa kanyang pamilya. Lastly, ang mga ama ay nagtuturo ng tamang pananalita at pangungusap. Ito yung sinasabi po natin, yung salita na tama po, no? Dapat wala pong tatay na nagmumura. Wala pong tatay na nagsasalita ng hindi maganda, no? Sinisiraan o sinasaktan sa pamamagitan ng salita ang kanyang asawa o ang kanyang mga anak, no? Ayaw ni Lord nun. Proverbs verse 24, importanting maunawa na ang bawat pananalita at pangungusap ay dapat angkop at nakakapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Hindi pwedeng bumukal sa ating bibig ang salita ng kasamaan at salita ng kabutihan, ang salita ng pagpupuri at salita ng hindi magagandang salita na lalabas sa ating pong bibig. Kasinungalingan, kayabangan, panghuhusga, at marami pang iba. No, kaya sa mga tatay na nanonood po ngayon, inahamon ko po ang bawat isa, maging mabuting tatay tayo sa ating pong asawa at mga anak. At patuloy, sa lesson po na napag-aralan po natin, i-apply po natin hindi po ito. Tiyak, isang araw, magiging mayabong at papagpala at tagumpay ang ating pong sariling pamilya. Magandang umaga po at magandang gabi sa inyong lahat. This is Pastor Kiko, muli nagsasabi na Happy Father's Day po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin at ipanalangin din po natin ang lahat ng katatayan sa umaga pong ito. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo. Kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na gusto po namin ipanalangin sa lahat ng tatay na nanonood po ngayon, Panginoon. Ama, haligi ng tahanan sa mga daddy po nila, Panginoon, sa mga lolo po namin o nanay na tumayong bilang isang ama, anak na tumayo bilang isang tatay, Lord, tito na tumayo bilang isang ama, stepfather, Panginoon, na nagbigay ng buhay para doon sa anak, Panginoon, ng kanya pong nag-asawa, sa lahat po ng mga tatay spiritually, sa aming pong spiritual fathers, Pastor Art, Panginoon, Lord, pagi sa aking tatay, Panginoon, special na panalangin po para po sa kanya, na ang aking tatay patuloy na bigyan mo ng extension ng kanyang buhay, kalakasan, talino, gabay, protection sa COVID-19, at patuloy po, Panginoon, na maranasan niya, Panginoon, yung super blessing mo, Panginoon, sa kanya. At sa araw po, Panginoon, ma-encounter kanya, makilala po siya bilang tagapin kanya, bilang isang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Salamat po. Ano man pong kanyang nararamdaman sa kanyang katawan, pinagaling mo na po ito. Maging sa lahat po ng mga tatay na nanonood po ngayon, Lord, maging matalino po ang bawat isang mga tatay at ama ng tahanan. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po na ingatan mo po ang kanila pong mga buhay. Patuloy na sa kanilang pagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Lord, maranasan po nila, Panginoon, ang iyong protection at marami pang pagpapala at kalakasan talino ang ipagkakalumo po sa kanila. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, no? Ito po yung aming po mga prayer request, Panginoong Diyos, na ikaw pong magbigay ng kagalingan sa aking nanay, na mawala kayo po yung baradong ugat sa kanyang puso sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa iba problema sa kidney, Panginoon. Kay Password Duyan, kay Brother Eduardo Francisco, kay Sister Liz de Cruz, Sister Christy Araki, Brother Chaser Tiglao, Panginoon,
pagalingin mo po, Panginoon, ang kanilang karamdaman, Lord God. Kung kailangan ng transplant, mangyari po ito. Pero kung kailangan po, Panginoon, na makita po nila yung miracle mo, Lord, na hindi na kailangan ng transplant, mangyari po ito, Diyos, sa kalooban mo, Panginoon, patuloy na manguna ka sa kanilang mga buhay. Salamat din po kay Brother Glenn Brigoli, kay Brother Eliasar Noriega, Sister Grace Signola, Panginoon, na mayroon pong diabetes, Lord God. In the name of Jesus, be healed right now. Pinagaling na po kayo ng Panginoon. Lord, kay Yomar Mangada, kay Dwight Chance, Dwayne Latrell, Panginoon. Lord, ikaw po ang magtanggal ng epilepsy po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat din po, Panginoon, kay Brother Genesis Baldono, yung kanyang anxiety attack, Panginoon, yung kanyang sinat, wala na po ito sa pangalan ni Jesus. Ganun din po, Panginoon, kay Brother Louis Reyes, yung kanyang high blood pressure, Panginoon, yung pagkapagod at sipunin, winasak mo na ito sa pangalan ni Jesus, Panginoon Diyos. Kay Sister Cathy Dingrat, na may early stage lupus, pinagaling mo na po siya. Sir Virginia Dupaya, may Alzheimer's disease. Brother Paulino Dupaya, senior prostate cancer, Panginoon, pinagaling mo na po sila sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Remedios Pangilinan, Sister Melinda de la Cruz, Brother Dindo de la Cruz, Sister Virgilia de la Cruz, Sister April Roque Antonio, na mayroon colon cancer, Sir Lani Tumbocon, Marilyn Villanueva, Amel, sa lahat po, Panginoon, sila ay mayroon pong cancer, Lord. Ang panalangin ko, patuloy ng kagalingan ay kanila pong maranasan sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po, Panginoon, kay Sister Amelia Labaw, Panginoon, kay Sister Janice Labaw, kay Ma'am Labaw, patuloy na ang fatty liver, winasak mo na ito sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po kay Nimpa Rodoquero, kay stage 4 cancer, kina-cancel po namin ito sa pangalan ni Jesus. Pinagaling mo na po siya. Sister Rachel Rapperty and Michelle Dulaiba, na mayroon pong pregnancy complication, Lord, pagalingin mo po sila, o Diyos, sa komplikasyon pong ito, at sila po magkakaroon, Panginoon, ng safe delivery sa kanilang anak at sa kanilang pagbubuntis, Panginoon. Ito po ay magiging maayos sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po kay Louis Lee, Panginoon, na bumalik po rin ang kanyang karamdaman, Panginoon, na sa ICU, Lord, dalangin ko patuloy na maghimala ka sa kanilang buhay. Lord, ito pong si Brother Louis Lee, Panginoon, i-extend mo ang kanyang buhay, Panginoon, patuloy na maranasan po nila yung himala mo. Ganoon din po, Panginoon, dalangin ko kay Alex Mendoza, na mayroon pong mental illness, na kapatid po ni Sister Ami Aguirre, Lord, pagalingin mo po siya sa pangalan ni Jesus. Walang imposible po sa inyo, Panginoon. Ganoon din po kay Jason Punsalan, Panginoon, na mayroon sumasakit ang kanyang katawan sa pangalan ni Jesus, Panginoon, pinagaling mo na po siya. Kay Sister and Carma ng Haya, sakit sa puso, Panginoon, pinagaling mo na po siya sa pangalan ni Jesus. Kay Marcelo Punsalan, high blood po, pinagaling mo na po siya sa pangalan ni Jesus. Kay Jobert de Lima, na mayroong dengue, pinagaling mo na po siya sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po kay Fernando and Rostin, pinagaling mo na po siya sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Kay Brother Greg Pioquinto, Panginoon, na mayroong mild stroke, Lord God, be healed in Jesus' name. Pinagaling ka na ng Panginoon. At patuloy po dinadalain ko, Panginoong Diyos, sa lahat ng may sakit at karamdaman na nanonood po ngayon at manonood pa, pinagaling ka na ng Diyos. Wala ka ng sakit. Grabe ang pagpapagaling sa iyo ng Panginoon. Mag-testify ka na ikaw ay pinagaling ng Diyos. And dinadalangin din po namin, Panginoon, ang past recovery ni M.M., Cedric Leonard Panangiban, Erwin Balkin, Panginoon, ng kanilang kagalingan, Panginoon, total healed na sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ganun din po, yung other prayer request po namin, Panginoon, maayos po yung papeles na anak ni Sister Bioli Pioquinto, Benamil, Panginoon, and Marie Chris Artus, papuntang Canada, maging maayos po ito, makuha po nila sa pangalan ni Jesus at makalis po sila. Prosperity and progress sa L2J Engineering Company, Panginoon, na ma-award sa kanila yung mga project na inaantay at pinasok po nila ni Brother Jun Ferrer and Leo de la Cruz, Lord, yung favor po na ito ay pagkakalumpong sa kanila sa pangalan ni Jesus. Ganun din po, Lord, yung Pompa Company, Panginoon, ikaw po ang manguna sa kumpanya pong ito. Pagpalain mo po ito, Lord, sa lahat ng employees, sa kanila pong boss, Panginoon, yung protection sa COVID-19, wisdom and strength, Lord, ay maranasan po nila. At yung unity, yung love and pagtutulungan, Panginoon, ay maranasan po nila sa loob ng kumpanya. Ganon din po, dalangin ko yung aming pong online na Bible study, Lord. Ito po ay patuloy po na maganap sa pangalan ni Jesus. Marami pong matuto ng iyong salita. Ganon din po sa LJ Valenzuela Church Renovation, ikaw po magpala sa aming simbahan. Kailangan po namin ng malaking halaga, pero wala pong imposible po sa inyo. Mas malaki ka, Panginoong Diyos, na magbibigay po ng pagpapala sa church na pinagkatiwala mo po sa amin. Maraming salamat din po, provision, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, lahat ng baon sa utang,
papapalain ng Diyos. Patuloy na magtiwala ka lang sa Panginoon. Siya yung maging provider mo. Sa pangalan ni Jesus, ganoon din po sa mga frontliners po namin. Continue, protect them, bless them, give them more patience, Lord God. At patuloy po na nila, maranasan po nila, Lord God, yung happiness and joy habang sila po ay nakakapaglingkod sa mga tao. Ganoon din po, Panginoon, dalangin ko, Lord, sa mga churches, patuloy yung pagbalayan ng LOJ churches and all the pastors of Love of Jesus. At sa darating po, Panginoon, na June 27, sa 15-year anniversary, alas 3 ng hapon, pasama-sama po kami na manonood at idedeklara ang iyong kabutihan, katapatan sa buhay po ng bawat sapu sa amin. Maraming salamat din po sa bagay sa aming bansa. Dinedeklaro ko, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord, ay isang perlas ng silanganan, isang born again ng mga Pilipino, pamilyang Pilipino, at patuloy na magliligtas ka sa bawat Pilipino. Salamat po, Panginoon. Baguhin mo po ang bansa pong ito from glory to glory, Panginoon. Ang aming gobyerno, pagpalain mo po ito. Wala na pong korupsyon. Patuloy po na isang righteous leaders, Lord God, ang itatatag mo sa darating mga halalan. Ganoon din po sa bawat isa, Panginoon, na nanonood po ngayon na meron pong pinagdadaan ng depresyon, meron pong nahihirapan po sa buhay, ang laki po ng problema na kanyang pinagdadaanan. Ang panalangin ko, patuloy po niyang maranasan, Panginoon, ang iyong dakilang kapangyarihan, ang paghipo mo sa kanyang puso na namang depresyon. Winasok mo na po ito sa pangalan ni Jesus at pinalitan, Panginoon, ng kaginhawaan, kapayapaan, kagalakan sa kanyang puso. Salamat po muli na sa umaga po ito. Mamaya pong alas 10 ng umaga, Panginoon, meron po kami Sunday service. Nawa sa mga nanonood po ngayon, manood po sila. At napakaganda na po ng topic po namin, mga tatay, malayang tunay. Lord, maraming salamat po. Marami pong manood sa online, maging sa on-site, Lord God. Patuloy na idededicate po namin ang service po na ito para sa iyong glory. Samahan mo po ang lahat ng kapastoran na magpipreach. I-anoint mo po lahat, Panginoon, ng mga pastors sa mga ngaral. Ganon din po, Panginoon, sa mga worship leader, Lord. Dumaloy po ang iyong presensya sa pag-worship po namin. At patuloy na sa umaga pong ito, Panginoon, puspusin mo po ang bawat isa ng iyong pagpapala at pag-ibig at himala sa kanila pong mga buhay. Salamat po muli, Panginoon. I bless, Lord God, sa lahat ng nanood. Patuloy, Panginoon, na rumagasa ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang bawat isa. At ang tagumpay na nanggagaling sa Diyos ay pagkakalob mo sa bawat anak mo na nagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi po ng amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much po, no? At happy Father's Day po sa lahat ng tatay na aking mong kakilala. Patuloy po na mahalin po natin ang mga tatay. At kung meron kayong pera, no, simpleng celebration, i-treat nyo po ang inyong pong asawa, i-treat nyo po ang inyong tatay, at patuloy po na batiin nyo po sila. Happy Father's Day. I love you so much. No, sa aking tatay muli, Tatay Renny, I'm proud of you. Sa aking kapatid Eric Duyan at kay Homer Duyan, proud ako sa inyo. Sa aking Papa Nonoy, proud po ako sa inyo. Sa aking pong spiritual father, Pastor Art Duyan, proud na proud po ako sa inyo. Salamat po sa pag-akay po sa Diyos. At ako po'y diligtas ng Panginoon, ginamit ng Panginoon, kayo po ang ginamit. At pagalingin po kayo ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Diyos. Patuloy po sa lahat ng sa Pompak, sa Jose P. Laurel High School, sa purpose po natin, sa lahat po, sa Looban Red Gate, sa Duyan Family, Issue Family, sa Silverio Family po, no? At sa lahat po ng nakakilala po sa akin, mga kabatchmate ko ng elementary at high school, dito po sa Service Road, sa Gagalangin, Tondo, Manila, happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa lahat ng kapastoran, happy Father's Day po. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Kiko, na nagsasabi, meron tayong Diyos Ama sa langit, the great Father in heaven that we always love us so much. Kung bakit may Father's Day, dahil po sa Kanya. Thank you, God. Thank you, Father God. You're worthy to be honored and praised. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. At let's declare, Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Patuloy na si Jesus ang maghari sa ating pong mga buhay. Iniimbitahan ko po ang bawat isa mamayang alas 10 ng umaga. Meron po kaming Sunday service. Ang ating pong tema, mga tatay, malayang tunay. Samahan niyo po kami at isama niyo po ang inyong pong asawa, ang inyong pong kapamilya. Manood po tayo ng salita ng Diyos. And let's worship God in spirit and in truth. Thank you so much. Sunday, ngayon po yun, 10 a.m. Mamaya po yun. At patuloy na sama-sama po tayo sa gawain para kay Lord.
Thank you so much po. And hi po kay Tita Helen Ventura, kay Sister Merlin Lee ng Cagayan, no? Cagayan Valley, tama po ba? At salamat po sa inyong panonood. Kay Sharon Julian, kay Brother Louie Reyes, kay Brother Purdy, kay Brother Nap, no? Kay Tita Elenita Roman, kay Sister Juliet Manzala, Sister Winnie Ferrer, sa lahat po ng Segar family, Carloy family, Nyola family, Mangada family, Noriega family, Domingo family, Cueva family, Lobit family, sa lahat ng pamilya po dito po sa Service Road, magandang umaga po sa inyong lahat. Bye, see you later, 10 a.m. Kindly share this live video.